ang Amerika handang pautangin ang Pilipinas para sa acquisition nito sa mga heavy-lift helicopters. Ang tinitignan nga pong heavy-lift helicopter ng ating bansa ay ang Boeing CH-47 Chinook na gawa ng Estados Unidos. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Alam nga po natin ngayon mga idol na may plano ang ating bansa na bumili ng mga heavy-lift helicopters. At alam din nga po natin ang nangyari sa unang naging acquisition project ng ating bansa para sa heavy-lift helicopters mula sa bansang Russia. Ngunit ngayon nga po mga idol ay nahihirapan ng ating bansa kung paano ipagpapatuloy ang proyektong ito, gayon kulang na ang pondo ng Pilipinas. At sa pinaplano pa nga pong bilhin na heavy-lift helicopter na CH-47 Chinook ng Amerika, ay siguradong mas mapapamahal pa ang ating bansa. Pabor na pabor nga po sa Pilipinas mga idol ang naging pahayag ng Estados Unidos na handa nilang suportahan ng Pilipinas para sa acquisition project na ito. Kung self-support nga po ang ating bansa ay kukonting units lamang ang ating mabibili, ngunit kung susuportahan tayo ng Estados Unidos ay mas maraming units nga po ang ma-acquire ng Pilipinas. Handa nga raw po pautangin ng Estados Unidos ang ating bansa makabili lang ng mga heavy-lift helicopters na requirement ng Philippine Air Force. Matagal na nga pong pinaplano ng ating bansa ito at ngayong Horizon 3 na ay dapat na nga po itong matuloy. Ang Boeing CH-47 Chinook ay isang tandem rotor helicopter na originally dinevelop ng American Rotorcraft Company na Vertol na ngayon ay manamanufacture na ng Boeing Defense, Space and Security. Ang Chinook Heavy Lift Helicopter ay isa sa heaviest lifting western helicopters. Ito nga po ay pinangalan sa Native American Chinook people ng Oregon at Washington State. Ang helicopter na ito mga idol ay unang lumipad noong September 21, 1961 at na-introduce naman noong 1962. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1962 hanggang sa kasalukuyan at meron nga pong mahigit sa 1,200 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nga po nito mga idol ay ang Australia, Canada, Taiwan, Egypt, Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, South Korea, Libya, Morocco, Netherlands, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom at United States. Habang former operators naman nga po nito ang Argentina, Australia, South Vietnam, Thailand, United Kingdom, United States at Vietnam. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng tatlong crew, isang piloto, isang co-pilot at isang flight engineer o loadmaster. May capacity nga po ito mula sa 33 hanggang 55 troops. May haba itong 30 meters, fuselage length na 16 meters, width para sa fuselage na 3.78 meters, height na 5.77 meters, empty weight na 11,148 kilograms at maximum takeoff weight na 22,680 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay dalawang Lycoming T55GA714A turboshaft engines. Para naman sa performance mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 315 kilometers per hour, cruise speed na 296 kilometers per hour, range na 400 nautical miles, combat range na 200 nautical miles, at service ceiling na 6,100 meters. Sa armament naman mga idol ay pwede nga po itong lagyan ng mga machine guns. Habang avionics naman ay gumagamit ito ng Rockwell Collins Common Avionics Architecture System. Mga idol, maganda nga po ang offer ng Amerika at makakabili rin ng ating bansa ng maraming units ng mga Boeing CH-47 Chinook heavy-lift helicopters. Mapufulfill na nga po ang requirement ng Philippine Air Force para sa mga heavy-lift helicopters na matagal nang nabibitin. At sa kauna-unahang pagkakataon mga idol, ang Pilipinas ay magkakaroon na ng ganito kalaki at ka-advanced na helicopters. Malaking tulong nga po ito para sa Philippine Air Force at hindi lang ito magagamit sa military operations kundi pati na rin sa humanitarian assistance, disaster response at relief operations. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!